Ang mga kawikaan ni Solomon, Chapter 12. Ang umiibig ng turo ay umiibig ng kaalaman, ngunit siyang napopoot sa saway ay tampalasan. Ang mabuting tao ay nagtatamo ng lingap ng Panginoon, ngunit ang taong may masamang katha ay kanyang hahatulan. Ang tao ay hindi matatatag sa pamamagitan ng kasamaan, ngunit ang ugat ng matuwid ay hindi makikilos. Ang mabuting babae ay korona sa kanyang asawa, ngunit ang nagpapahiya ay parang kabulukan sa kanyang mga buto. Ang mga pag-iisip ng matuwid ay matuwid, ngunit ang mga payo ng masama ay pagdaraya. Ang mga salita ng masama ay naghihintay para sa dugo, ngunit ililigtas sila ng bibig ng matuwid. Ang masama ay nababagsak at wala na, ngunit ang bahay ng matuwid ay mananatili. Ang tao ay pupurihin ayon sa kanyang karunungan, ngunit siyang may suwail na puso ay hahamakin. Siya na hinahamak at may tagapaglingkod ay maigi kaysa nagpaparangal sa kanyang sarili at nagkukulang ng tinapay. Isinasang-alang ng matuwid ang buhay ng kanyang hayop, ngunit ang magiliw na kaawaan ng masama ay mabagsik. Siyang nagbubukid ng kanyang lupain ay mabubusog ng tinapay, ngunit siyang sumusunod sa mga taong walang kabuluhan ay walang unawa. Ninanasa ng masama ang lambat ng masasamang tao, ngunit ang ugat ng matuwid ay nagbubunga. Ang masama ay nasilo sa pagsalangsang ng kanyang mga labi, ngunit ang matuwid ay lalabas sa kabagabagan. Ang tao ay mabubusog ng mabuti sa pamamagitan ng bunga ng kanyang bibig, at ang kabayaran ng mga kamay ng tao ay ibibigay sa kanya. Ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kanyang sariling mga mata, ngunit siyang nakikinig sa payo ay pantas. Ang puot ng mangmang ay nakikilala agad, ngunit ang taong masinop ay nagtatakip ng kahihiyan. Siya na nagsasalita ng katotohanan ay nagpapakita ng katuwiran, ngunit ang sinungaling na saksi ay nagdaraya. May nagsasalita na parang mga tusok ng tabak, ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan. Ang labi ng katotohanan ay matatatag magpakailanman, ngunit ang sinungaling na dila ay sandali lamang. Ang pagdaraya ay nasa puso ng mga nag-iisip ng kasamaan, ngunit sa mga tagapayo ng kapayapaan ay kagalakan. Walang masamang mangyayari sa matuwid, ngunit ang masama ay mapupuno ng kasamaan. Ang mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit silang nagsisigawa ng tunay ay kanyang kaluguran. Ang taong masinop ay nagkukubli ng kaalaman, ngunit ang puso ng mga mangmang ay naghahayag ng kamangmangan. Ang kamay ng masipag ay mamumuno, ngunit ang tamad ay mapapailalim. Ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapayukod nito, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya dito. Ang matuwid ay lalong mahusay kaysa sa kanyang kapwa, ngunit ang lakad ng masama ay nagdaraya sa kanila. Hindi iniihaw ng tamad ang kanyang kinuha sa pangangaso, ngunit ang pag-aari ng taong masipag ay mahalaga. Nasa daan ng katuwiran ang buhay, at sa landas niyaon ay walang kamatayan.